Pinag-uusapan si Andrew Gunn dahil sa kanyang mga nakakapaglaway na kissing scene sa kanyang Boys Love series na limited edition. Oras na para kilatisin ang kapugian ng binatang aktor na dati ring model. Dito lang yan kung saan nagsisiksikan ang mga guwafu. WTFU! Magaling ka bang bumalik? Tanong mo kay Joe Marie Saqueron. Sample na lang! Sobrang ganda po ng script. Kahit hindi po ako yung artista dito, kung iba man, kukurot yung puso ng tao. Ay, ako, may iba akong kukurutin. Ano? Kurutin na yung utong mo. Charot! Paano ka naghanda sa role mo? Kasi sabi mo, first time mo, tama ba? First time, yes, ba? First time po. First time. Okay. Paano ka naghanda? Actually, very short time lang yung ano namin. I mean, yung nabigyan. Short time lang? Hindi, I mean yung... Ano kung sumunod na offer? Laplapan na naman. Love scene na naman sa kapwa lalaki. Okay lang. Para sa akin, sino ba ako para mag-close ng door, di ba? Kumbaga, dapat lagi lang tayo, ano, open lang. Ay, nako, yung bahay ko open na open sa'yo, aliga rito. Ah, sige. Bukas ang door. On the way na ako, on the way na. Ayan na! Ano, hanggang saan ang kaya mong ipakita sa isang proyekto? Ako siguro, right now, siguro hanggang bat scene kaya ko. Bat exposure lang muna. Bat exposure lang muna. Sino naman ang makakapagpapayag sa iyo na mag-frontal nudity? Si Mr. Fu. Ano yung pinaka hindi mo makakalimutan na in-offer sa iyo ng bading? Siguro career. Career ang in-offer? Yes. Kapalit ay kaluluwa ko at Bago ang lahat, gusto nating pasalamatan si Victorino na mag-iisang taon ng Platinum member. Maraming salamat naman sa'yo at i-enjoy mo ito mga exclusive videos na para lamang sa inyo. Walong nag-iinit na exclusive reality shows ang naghihintay sa inyo dito sa WTFU. Ang trending at viral, PBB, Palarong Boylets at Beckys. Ang nakakayanig sa sarap, Hubadero Academy, ang sexy actor reality search ng WTFU. Ang bumubukol sa init, The Boys, The Search for the Ultimate Bikini Boylet, Season 1 at Season 2. Ang kontrobersyal, The Sponsor, ang pagbubunyag ng mga kwento ng mga gay benefactors at ng mga hunks. At iba pang mga reality shows na talaga namang gigising sa kamalayan ng mga bading. Para mapanood ang mga ito, punta lang sa aming YouTube homepage at i-click ang join button. Pwede rin sa aming Patreon account. Walang credit card, walang problema dahil pwede ang GCash at PayMaya. Hello, this is Mr. Fu at ito ang WTFU at kasama natin ngayon si Andrew E. Charot! Kilala mo ba si Andrew E? Idol ko yun. Ay, oo. Marunong ko ba mag-rap? Tinuruan mo kanina, di ba? Ay, yan na! Igaling siya kanina dito sa bahay. Anong ginawa niyo? Hindi. Kasama natin si Andrew Gunn. Ayan. Hello po. Sa'yo, hello sa mga Watafu. Ayan. Mga Watafu fans. Andrew Gunn. Kaano-ano mo si Ronald Gunn? Nagkaroon ng artista dati at saka producer na Ronald Gunn. Siguro sa malayong kamag-anak. At taga saan ba ang mga Gunn? Actually, Kalatche. So, kalat? Nagkakalat? Nagkakalatche, oo. Nagkakalat. So, iba-iba. Tiugan. Yan ang... Kumbaga, parang sila yung... Paano ba? Kumbaga, sa mga Chinese community, sila yung Tiugan. Tapos, Tansi. Parang ganun. Okay. So, yes, ikaw, ano, pure Chinese? Ilang percentage? Ako half Chinese po. Half Filipino, half Chinese.
Yes. Siyempre ang tatay mo ang Chinese. Ang mom ko ang Chinese. Ang dad ko yung Filipino. Yes. Okay. So, pero hindi naman kayo yung traditional Chinese na kailangan ng asawa eh Chinese din. Hindi naman. Pero may mga kaibigan ako na traditional Chinese na kailangan ganito, kailangan ganyan. Unfair, di ba? pero Chinese na Chinese ka, hindi naman yung itsura mo hindi kasi nga siguro may pagka-half. Diba? Hindi naman. Si Andrew po ay ano, nag-start siya mag-commercial, nag-model, tapos ngayon, napapanood siya sa GMA o lumabas na siya sa several GMA shows, tama? Mm-hmm. Yes. Paano ka napunta sa showbiz? Actually po, Mr. Fu, nag-start ako sa commercial, sa fashion show, tapos until one time, nag-message siya yung isang manager, si Sir Rams David. Kaya sobrang love ko yan. Sobrang thankful ako na tinulungan niya ako makapasok sa showbiz. Siya pa rin ang manager mo ngayon? Ngayon po, lumipat na po ako sa iba. Dahil gusto ko siguro mas mag-explore, ganun. So sino na manager mo ngayon? Ngayon under ano po, kay Sir Arnold Bicafia po. Si ALG. Yes, ALG. O yan dyan na si Edgar Allan Guzman. Yes. So actually, nakasama kami ni EA sa unang soap ko sa ABS, 2015. Doble cara. Bali, sounding board niya. Yes, kila Julia, kila Samuel B. Talaga. Oo. Kasi kasama EA. Ko dati si Edgar Allan kay Noel Ferrer. Huwag mo nang tanungin kung ano nangyari. Ano nangyari? Pero okay kami ni EA. Oo naman. Tagal mo nakasama ni EA kay Noel Ferrer. Bait yan. Saka pero mahusay. Na kay Noel, kasi kay Noel mga 100 years siya eh. 150 raw eh. Ako 150. Mga ano lang. 50 years. 50 okay. Years. si Edgar mga 100 years. Ganun. 100 years. Oh, anyway, ang pinakabago mong proyekto ngayon ay isang BL series. Tama? Yes po. Yes. Limited edition. Limited edition na mapapanood sa Bragais TV and soon to be in Netflix. Wow, ang taray ng Bragais TV at bombay Netflix. Yes, Sir Jojo Bragais. Hello naman kay Jojo Bragais. Nandiyan ba siya? Nag-gym. Nag-workout. Nag-gym! Oh, kasi i-streamline natin yung gymming niya. Yeah, kasi siya raw maghuhubad para sa akin mamaya. Ay, kaya ako kailangan maghubad ka mamaya. Okay, so first time mong umappear sa isang BL series? Yes, actually, matagal ko pinag-pray kasi sabi ko, gusto ko gumawa ng BL. Gusto ko yung something na magmamarka, something na parang ano, mas focus sa feelings, kung paano ba, gusto ko makita ng mga tao kung paano ba magmahalan ng same gender, kung paano ba sila mag-away, paano sila ma-in-love, ganun. So, hindi, kasi ang dami ngayon pagka sinabing BL, parang sa utak nila, it's about kissing scene, it's about bed scene, mga ganun. Pero itong sa amin ngayon, part yun, pero I assure po na mas ma-focus po siya sa ano and mas marami pong matututunan yung mga viewers kasi sobrang ganda po ng script kahit hindi po ako yung artista dito kung iba man, pero yung ano ko yung story, sobrang kukurot yung puso ng tao. Ay, ako, may iba akong kukurutin. Ano? Kurutin ko yung utong mo. Charo! Hindi. Eto, yung BL series na ito, syempre ikaw ang bida. At sino ang kapartner mo? Ang partner ko ba dito is si Jo Marie Angeles. Yes. Jo Marie Angeles. Ano rin yan? Indie actor at marami niyan. Indie actor. Si Noel Ferrer yan, I think. Parang yeah, kay Sir Noel Ferrer siya ngayon. Talaga. And syempre talaga kasama rin na. Okay, teka lang. Okay, paano ka naghanda sa role mo? Kasi sabi mo first time mo, tama ba? First time. Yes, ba? First time po, first okay. Time. Okay. So first time mo magkaroon ng kissing scene, bed scene sa kapwa lalaki. Mm-hmm. Paano ka naghanda? Actually, very short time lang yung ano namin. I mean, yung nabigyan. Short time lang? Hindi, I mean, yung preparation. Preparation time, medyo short lang. Kasi, like, Saturday ng madaling araw, tinawagan ako para mag-audition sa Sunday ng lunchtime. Tapos, yun, yung Monday, binalikan na ako na, yun nga, nakuha ko yung role na Jethro. Then, after a week, shoot na agad kami. So,
Yung after nung masabihan approve ako, yun na, pinag-ano na yung workshop, fitting, lahat andun na, siniksik na. Then, yung the following week, nag-start na agad kami mag-shoot, mag-lock-in. Paano kayo nag-usap ni Jo Marie? Actually, ano na eh. Nag-usap kayo, of course. Oh. Mm-hmm. Actually, lahat ng ano, lahat ng preparation, nangyari na dun sa set na. I mean, dun na kami mas naging close, nagkaroon ng rapport. Tapos yung kissing scene, bed scene. Ano yun eh, hindi rin napaghandaan. So, doon na rin mismo. So, take one kami, take two. So, yung pang take three, yun na. So, ay, lahat ano, lahat on the spot. Oo, so, teka lang. Lahat on the spot. Teka lang. Ano, gano'ng ka, ano yung kano, love scene? As in, may mga frontal nudity pa dito? Pakita ng puwet, mga ganyan? Yan yung dapat yung abangan. Ay, okay, promo. Yan ang dapat. Naturuan, promo. Pero ang pangalan mo dito, Jethro? Jethro, yes. Jethro, okay. Si Jethro ay isang anong si Jethro is isang hardworking, goal-oriented na lumaki sa hirap. Then yung nanay niya kasi is ano, sila yung bumubuhay sa magkakapatid. Then siya napilita pumunta ng New York. So, para mag-training, then nagustuhan siya ng company. So, in-absorb siya doon. So, bumalik siya sa Philippines, parang mag-vacation lang. Workation actually, 2 months. Tapos, doon niya nakilala si, ano, si Mario, si Jo Marie Angeles. Then, doon na umikot yung story. But hindi kayo nagkailangan ni Jo Marie na may love scene kayo at kissing scene? Nung una talaga, honest naman ako na, ano, na hindi ako comfortable, ganun. Pero at the end of the day, Jethro yun, hindi naman Andrew. So, yes, ganoon naman yun eh. Oh. And, oo. Tsaka, ginusto ko to eh. Magreklamo pa ba ako? Sa tingin mo, mauulit ka pa sa iba namang aktor, hindi naman kay Jo Marie. Halimbawa, pagkatapos niyan, pag-usapan ng eksena, pag-usapan ng acting mo dyan. Paano kung sumunod ng offer, laplapan na naman, love scene na naman sa kapwa lalaki, okay lang? Para sa akin, sino ba ako para mag-close ng door, di ba? Kumbaga, dapat lagi lang tayo, ano, open lang. Ay, nako, yung bahay ko open na open sa'yo. Aliga rito. Ah, sige. Bukas ang door. On the way na ako. On the way na. Ayan na. Teka lang. Ano, hanggang saan ang kaya mong ipakita sa isang proyekto? Ako siguro right now, siguro hanggang bad scene kaya ko. Hanggang bad exposure lang muna. Bad exposure lang muna. Yeah. Well, depende. Ano, depende sa ano. Depende sa material. Sino naman ang makakapagpapayag sa iyo na mag-frontal nudity? Si Mr. Fu. Naku, kailangan talaga mag-BL series na ako. Oo, kailangan mag-BL series. Pangarap ko magkaroon ng porn. Charot! Actually, naghahanap sila ng porn, ano, porn star. Ah. Pwede ka doon. Ay, mas magaling ako sa kanila. Charot! Ilan taong ka na? I'm 26 po. 26 years old. Yes. May girlfriend ka ngayon. Meron po. Naku, hiwalayan mo na. Hiwalayan mo. Ang girlfriend mo, taga showbiz? Commercial model po. And business commercial woman. Mm-hmm. Actually, high school, nung ano pa lang, elementary to high school, schoolmates na kami, so. So, gano'ng katagal na kayo magkarelasyon? 10 years. Ang tagal na? Nagli-live-in na kayo, ganyan? Hindi naman, di pa. Wala pa sa ganung level. 10 years na? Pag may sobra na yan, pwede nang ano yan? Pack-up na. Okay. Siyempre, ikaw, isa kang poging nila lang. O, di. Marami sa yung mga indecent proposal ng mga bading. Totoo? May mga. Oo. Ano yung mga hindi mo, ano yung pinaka-hindi mo makakalimutan na in-offer sa'yo ng bading? Siguro career. Career ang in-offer? Yes. Kapalit ay? Kaluluwa ko at Ako naman kung in-offeran kita ng career as if naman makakapagbigay ako sa iyo. Hindi naman kaluluwa ang kapalit. Ano lang? Katawan lang. Katawan lang. Wala kasamang kaluluwa. Oo, hindi na kasama yung kaluluwa. Katawan lang. Katawan lang. So, ano nangyari?
Pumayag ka. Hindi. Kasi hindi, kasi para sa akin parang anong sense na nag-aaral ako sa acting, nag-work hard ako, dumadaan ako sa proseso to pursue my dreams, 'di ba? Iba kasi pagka alam mo nang galing ka sa baba, unti-unti mo siya naabot pataas. So pagdating sa taas, alam mo kung paano siya ingatan. Ganun kasi ang dami kasi nowadays, lalo na 'yung mga ibang kabataang artista, hindi nila nakikita 'yung ano, I mean, hindi nila nakikita kung paano ingatan 'yung kasi andyan na sila eh. Parang, ba di pa nila mahalin? Di ba? Ay, seryoso. Ako ba mamahalin mo? Pwede naman. Okay! Eto na. Kailangan mong sagutin lamang itong mga questions na ito. Ako na ang bubunot para sa'yo, ha? Sige, baka iba mabunot mo, ha? Ay, ako, ayan na. Gusto ko nga dyan bumunot eh. Okay, mamaya. Mamaya! Ano ba magmahal ang isang Andrew Gunn? Ako, yung totoo lang. Walang halong showbiz. Totoo lang. Kung ano nakikita nyo, yun din ako. What you see is what you get. Ganun lang. Gusto yan ni Noel Ferrer. Charot lang. Lagot ka. Edit out, edit out. Hindi, okay lang. Kahit ipasok ni Direk yun. Magaling ka bang humalik? Tanong mo kay Joe Marie Saqueron. Sample na lang. Sample. Kung i-rate mo ang sarili mo as a kisser, anong rating mo? 10 as the highest. Siguro mga 11. joke lang. Mga 10 lang. Lap-lap galore. Okay. Lap-lap galore. Kailan ka unang na chorva o chumorva? High school. Ayan na, high school. O bago mo sagutin yan, Andrew, ipuputulin po muna natin ang interview natin kay Andrew kasi mapapanood na ang continuation ito ng ating mga YouTube channel members at syempre ng ating mga Patreon premium subscribers. Abangan! Magandon!